Good morning, Mahaltians. So, yung ngayon, for today's vlog, ayan, no? So, nanganak na si Sarah Pig ko. So, binigyan niya ako ng 9 piglets. So, pinagandahan dun, guys, it's siya lang mag-isa yung nag-anak ng sarili niya. So, ibig sabihin, magandang klaseng inahin, mahalaga. Andun yung pahiging niya, yung pahiging nanay niya talaga sa mga biik niya. At walang namatay, naipit, or kung ano man. Praise God. So, nilabas siya ng maayos yung mga anak niya. Kaya na mag-isa niya talaga nag-anak. Alam niyo naman guys, mayroon talaga mga inahing baboy na hindi ayos or hindi magaling mag-alaga ng mga anak nila. Hindi maingat. Kahit pa paano si Sarah, napaka-ingat na inahin. Ayan. So, nung una, kasi si nanay kasi yung unang nakadinig na parang nanganak na nga ito si Sarah. Kasi doon kami umuwi kami sa bahay. Di ako natuloy dito kagabi. Dahil akala ko mag-uulan. Then, chinek ko naman sila. So, okay naman sila. Kaya akala ko hindi pa talaga mga nganak this morning. So, ayun, narinig niya. Ayun nga, di lang malapitan niya kasi hindi siya ganong kilala ni Sarah. Ni Sarah Pig. Kaya, buti na nanganak siya mag-isa ng safe. So, malalaki mga anak niya. Meron siya mga, 5 babae at 4 na lalaki. Doon, ayos na ayos yun. So, mamaya, i-update ko pa kayo sa mga alaga namin. Sarap ng tulog nila. Bumabawi ng tulog ngayon si Sarah. So ang ginagawa ko yung kuna ngayon ng mga biik para panaglinis tayo at tiliguan si Sarah is hindi mababasa yung mga alaga natin. So okay guys, good evening. So gabi na. Dito ako matutulog ngayon sa farm. Ayan. Okay naman yung pag-anak ni Sarah. Hindi naman ako nahirapan sa kanya at hindi naman niya na dadaganan yung mga anak niya. Pero syempre, hindi pa rin tayo makakasiguro doon. So syempre, ingat pa rin. Pero so far, sa nakikita ko sa kanya, simula kayo ng umaga, is talagang maingat talaga siya sa paghiga, pagtayo. Talagang iniingatan din niya yung anak niya. So okay yon kasi para matuto talaga at masanay si Sarah Pig natin. So ngayon guys, dahil hindi pa tapos yung kubo. Ayan, at dito ako nagbo-vlog sa may ilaw kasi dito lang naman may liwanag kasi nga wala pang kuryente dito. So doon ako matutulog sa may pinagtayuan din ng kubo kasi yung kubo hindi pa natapos yung buong niya guys, bubong. No? So lang siya. Kalahati pa lang yung bubong na yung nanay na ilalagay. Tapos, ang ginawa ko yung mga yero, tinapal ko na lang doon sa kabilang side para if ever na umulan, at least kahit pa paano, nakasilong pa rin ako. Tapos, ayun, nagtayo na lang ako ng tent para may matulugan ako. Ayun, so, kasi hindi talaga pwedeng iwanan ko na lang yung mga baboy ko dito, no? Kasi, mahirap na. Ayun, so, papakita ko na lang sa inyo, guys. So, guys, yun ang aking dinner for tonight. Saging na nilaga. So, talagang camping talaga. So, guys, dito ko, ito yung kubo. Ayan. So, meron ako ando yung rechargeable na ilaw. Pero naka-charge siya while using kasi nga, lobat na lobat. So, yun ang ginawa ko, guys, sa yero. Kita nyo, yan yung yero ng kubo. Pero dito, hindi pa nalagay yung isang yero. And then, yung mga plywood bukas na ikakabit, tsaka yung iyan na ito bukas pag nakabit na yung yero ito ipo-flooring na. So ito yung tent guys, ayan, camping tent, ayan. So dito ko na lang inilagay at least kahit pa paano is nakalilim pa rin. Ayan guys, diba madilim talaga dito sobra. So, dito guys, bisitahin naman natin si Sarah. Ayan, pagod na pagod siya, oh. Tulog siya, pati yung mga biik niya. So, siyam na biik guys yung binigay ni Sarah sa akin. So, 4 na lalaki yan at 5 babae. Buti na lamang yung mga babae. Yan, dito ko dapat ilalagay kanina guys. Oh, ito yung ginawa kong cage.
Tapos yung ilaw na ano na 50 watts na kulay yellow para mainit sana. E kaso nag-ground yung ano yung kuryente doon, so ibabalik ko pa bukas yan sa ano sa pinagbira namin dun sa hard demand. Pero mas maganda naman din kung ganito lang naman is masasanay talaga yung mga biik para mas tumas yung immunity nila sa klima. So ito yung mga yero at plywood na ano na gagamitin, then ito yung mga iba namin gamit. So power bank lang inahasan, inahasan ko na ano na powered daw ano ng cellphone dito kasi nga wala namang kuryente dito. Si Lenny oh, ito pa yung inaantay natin, baka mga anak tulog na tulog sila ngayon. Si Clarita naman dito, ba si Clarita ayun, tulog na tulog din si Clarita. Nilagyan ko ng tabing dyan. Pero yan, sa mga susunod na araw guys, pag natapos na yung kubo, tsaka yung mga cage pa na itong mga to, yan, is kukuberan ko na muna itong mga pwesto nila ng sako katulad yan. Para in case na umulan, at least hindi sila gaanong mahamugan. Tsaka safe din pati para sa mga biik. Si Sarah kanina guys, talaga ang dami niyang kumain, talagang bumabawi siya. Nawalan siya ng lakas sa panganganak kanina. Tapos ito pa yung masaklap guys. Nakakatawa lang naman, hindi mo siya totoo dahil masaklap. Dito rin nanganak yung pusa kasabay ni Sarah. Ayan o, iniwanan lang dyan ng nanay. Pero dito nanganak kagabi, eh kayo na madaling araw. Ay, di kagabi pala nung pagpunta namin. Tapos tinaboy ko, yung kaya pala may pusa. Ayan, nanganak pala siya yung dalawa tapos tumakbo. So yan yung naiwan yung dalawang puting. So may alaga tayo agad na ano, instant pusa dito sa farm. Mawala tayong makita. So yun lang yung solar ko guys, maliit lang talaga, hindi siya malaki, hindi nga yung mga diik, so maliit lang talaga yan guys, so yan lang talaga yung ilaw, tapos meron pa dito dalawa, so hindi pa ganun kalakas, pero si Papa may pinapagamit sa akin. Bukas ko na lang kukunin. Hindi ko na nakuha kanina eh. Dahil busy pa talaga. So bukas ko na lang kukunin para ano. Para ano din. Isabay na lang sa paglagay ng ano. Ng yero. Para hindi na makyat. Sarah, ingatan ang mga anak ha. Ingatan ang mga biik. So syam yan sila guys. Tensya na kayo kung madilim guys. Ha? Talagang wala talagang kuryente dito. Wait lang muna. Syam yan sila. Ayan guys, matulog na ako. Ayan, at dito ako sa loob ng tent. Mainit lang. Kasi close na close. At kinlose ko talaga yung tent. So, maya paparin ko na rin itong flashlight. No, para makatulog na. Kasi mas safe pag madilim. No, kasi alam mo na, mga ganang bagay. Mas hindi ka makikita ng ibang tao. So, ayan guys, at we're so very thankful. No, kasi nga, naging maayos yung ano yung panganak ni Sarah at binigyan niya tayo ng 9 piglets. Ayan, so blessed na blessed na tayo para dyan. Tapos ayun, magaling na ano inahin pala si Sarah. Ayun, si Sarah Pig, no, so ayos yun ang ganun. So abangan nyo lang yung mga next updates pa natin sa mga bago nating mga piglet na anak ni Sarah. Tsaka syempre sa mga magiging anak din ng dalawa ni Clarita tsaka ni Lenny. So ayun guys, I think hanggang dito lang tong vlog ito. And thank you so much sa mga sumusuporta sa mga uploads ko, especially sa vlog natin, no, sa channel natin. Thank you so much guys. And sa mga bago nanonood pala, no, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload ako ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, take note, we have two YouTube channels, which is Mahalta Farming Vlogs and Mark Vega. Also guys, support our Facebook page, Mahalta Farming Vlogs. So guys, see you on my next vlog. Bye!